Hello po and welcome to Heartful TV. This is Aris Moreno po ulit. At sa video po na ito, i-share ko po sa inyo kung paano po minimaintain o nililinis yung indoor pond na sinet up po para sa mga red-eared sliders. So, pag once na lumaba po ay magpapalit po kayo ng tubig sa aquarium o kahit sa indoor pond na isa-setup ninyo o sinet-up ninyo, mahalaga po na maintindihan na dapat po nakapatay po yung filter, nakapatay po yung filter natin. At syempre, dapat po ay ilipat po muna natin yung mga alaga natin sa isang container na may tubig galing din po mismo dun sa pond ninyo. So, kunin po muna natin si... Ito si Karim. Ayan, malaki na siya. Siya yung lalaki ko na red-eared slide. So, ilipat po muna natin siya dito sa langgana. Nilagyan ko ng tubig from the pool. Kukunin ko po muna si Alia kasi may pagka-grumpy po itong turtle na to kasi siya po yung babae. So, ayan po siya. Ayan, nakikita nyo, binubukan niya yung bibig niya. Ibig sabihin niya, nagagalit siya. Ayan, o. Oh. At mas malaki po talaga siya. Ang mga babaeng red-eared sliders po ay lumalaki na kasing laki ng plato. So, lipat po muna natin siya dito. O, hihipupin natin yung tubig mula dito sa pool papunta sa mga palanggana. Kasi isisave po natin 50% noong tubig para yun po ulit po yung isasali natin kapag nalinis na po natin yung pool. Kasi iscrap po natin yung walls ng pool eh. Para matanggal po yung mga nakadikit na mga slime. Yung 50% ay isisave natin yun ulit yung isasali natin. Bakit? Kasi nag-cycle na po siya. Nagkaroon na po siya ng nitrogen cycle. Ibig sabihin po ng nitrogen cycle, meron na po siya mga beneficial bacteria na nag-turn ng ammonia na nakukuha sa poop ng mga turtles into nitrite and into nitrate or less harmful substances. So, ayaw naman po natin na maging full of ammonia yung pool natin, tapos makaka-harm sa mga pagong natin. Gagawin po natin, bumili po ako ng power head sa isang hardware, sa isang mall. Ang gagawin po natin, ito po yung gagamitin natin para i-transfer yung tubig sa mga palanggana, yung 50% ng water. So, saksak na po muna natin yung... Galing po itong hose na to, galing po ito sa lumang siphon ko. Yung lumang siphon ko po kasi yun yung pag pinipindot mo, kusa na yung tubig na magdata-transfer. It's manual. So isang pindot po, dalawang pindot lang, kusa nang umaangat yung tubig papunta dun sa pinagsasalinan mo. Pero hindi po yung mag-work dito kasi nag-work lang po yun kapag elevated, halimbawa aquarium, tapos nandito yung pagsasalinan. In our case, kailangan po talaga natin gumamit dito ng power head. Salin na po natin. So, mapapansin nyo, ayan. Kusa na siyang masasalin sa palanggana. Antayin na lang po natin. Mahihipok natin yung 50% ng tubig. Nalipat ko na yung 50% ng water sa mga palanggana. So this time, gagawin naman natin. Gamit ang sponge, bagong sponge. Ikukuskusin natin yung wall, pati yung flooring ng pool. At huwag po kayong gagamit ng sabon sa paggawa nito. Kasi baka yung sabon, yung patas ng sabon, humalo dun sa tubig pag nilagay nyo yung turtle nyo, eh makasama pa sa turtle nyo. So dito na po tayo sa flooring. So kung papapansin nyo, napakalinaw ng tubig kasi nag-water change po ako isang beses kada dalawang linggo. 50% lang po ang babalikan na tubig. Ito kung maintenance na ginagawa ko, ginagawa ko po siya once a month. Napakahalaga po talaga na magkaroon ko ng magandang filter, lalo na sa pagong, kasi sobrang po silang mag-poop. So, nakakatulong po talaga ito para ma-lessen po yung mga problems na related sa ammonia. So, kasi, pwede ka maglagay ng biological filter dito. I-discuss ko po yung biological filter naman. So, ayan. Kumuha po tayo ng tubig galing doon mismo sa indoor pond. Ito po siya. Ito po yung gagamitin natin para i-wash yung sponges and or sinks na nagsusunod ng canister filter natin. Buksan po muna natin yung canister filter. So, iangat lang po natin ito. Mapapansin nyo, sobrang dumi na niya. Tanggalin po muna natin yung mga filter flows na nilagay natin na punong-punong na ng poop. Ito yung coarse sponge natin.
malalaki po yung mga butas nyo. Medium pores. Medyo malalaki yung butas. Tapos maglagay din po ako ulit ng filter floss. So filter floss po sa ibabaw, filter floss din pagkatapos nito. Para hindi maging murky yung water. Kasi inaipon niya po yung dito eh, parang mga brown. Para nasa ganun, crystal clear lagi yung tubig ko sa aquarium, sa indoor pond, sa setup. Meron din po tayong fine sponge. Maliliit po yung butas nito. Kasama na po ito actually dito sa binibig ko. Yung binibig ko naman. So naglagay po ulit tayo ng filter floss pagkatapos po nun. At ito po yung sinasabi ko sa inyo na biomedia. Porous rings ang tawag dyan. So yan, dyan kumakapit yung mga beneficial bacteria na nagpo-convert ng ammonia into nitrite and into nitrates. So gagawin natin dyan, hindi natin siya hugasan sa running water. Kasi nakaklap po ito, may mga butas po ito sa loob. Tapos doon po tumitira yung mga beneficial bacteria. Hindi po natin ito hugasan sa chlorinated water kasi mamamatay yung mga bacteria na yun. Dito po natin siya hugasan sa tubig na kinuha natin sa tubig. Huwag nyo po siyang itatransfer na walang tubig galing ito, yung tubig na galing dun sa aquarium ninyo. Kasi mamamatay po kapag exposed to air yung mga bacteria na yun, pwede silang mamatay. Ayan, ganyan na ginagawa ko, pinagigis-gis ko lang sila. Ito ang tubig. Tagal na rin po kasi itong biological filter ko, parang biological media. Parang mga nasa 6 months ko na rin po itong ginagamit, kaya sobrang cycled na po talaga yun. Lagay po natin dito. Dito lang natin din siya pipigapigay. Kasi para nagsiserve din po ito as a biological filtration. Kasi may mga nakakapit na rin pong beneficial bacteria. Panggalin lang po natin yung so, gagawin natin, kuha pa po ulit tayo ng tubig galing dun sa pool natin. Hugasan po ulit natin ito. Kuha po tayo ng toothbrush na yun po na ginagamit. Pwede nyo na rin po dito hugasan ng mga nakalagay sa loob ng filter ninyo. Once halimbawa ganito, mga kapag ka naiipit siya sa loob, ang ginagawa ko, pinapadaanan ko na since malakas yung pressure ng gripo namin, doon ko na lang din siya. Pag pinapad ko sa gripo, nilalabas ulit niya yung flows na naiwan sa loob. Okay lang po yan kasi wala naman nakakapit ng mga denitrifying or beneficial bacteria dyan. Dahil kumakapit na po talaga ang mga bacteria o mga denitrifying bacteria sa mga porous material. So yung may mga maliliit na butas sa sponge, bio rings, mga porous rings. Kumuha po kayo ng alambre or mas mahaba dito ng konti. Itali nyo po yung alambre na gano'n na magkakasya dito. Tapos pasok nyo po yung alambre na gano'n. Hilahin nyo po. Kailangan natin yung set up po muna natin yung motor. Kailangan po natin magmadali kasi wala pong tubig. Baka namatay yung mga beneficial bacteria natin sa loob. Ilalagay na natin itong motos natin dito. Naman po siyang kasama. Pipihit mo lang po siya para hindi po tawag ito. Hindi mapunong basta-basta yung process. Huwag po tayo kukuha ng tubig na lalagay dito sa loob ng filter. Dito sa gripo.
kung set up na ganito lang na walang laman yung turbine, kasi ang mangyayari, hindi siya magpa-function. Kailangan po may tubig sa loob. So, kuha tayo dun sa pool, dun sa sinali natin dun sa plangga. Lagay natin. So, ayan. Para pag sinara nyo po ito, kailangan ilock nyo rin po ito. Yung, meron pong pinitan dito. Para hindi lumabas yung tubig. Para siyang gripo. Meron po nito. Sisimulan na natin isalin yung mga tubig na nasa palanggana na nanggaling din mismo dito sa pool, pabalik dito. Ayan, halos matatapos na po tayong i-transfer yung water mula sa palanggana papunta sa indoor pool. So ang gagawin po natin is maglalagay na po tayo ng tubig na galing sa gripo. Pero bago po ilagay yung tubig na galing sa gripo, kasi chlorinated po siya, kailangan po natin ng anti-chlorine. Nabili ko po ito sa isang pet shop, dyan po sa may imo sa Lotus, for 75 pesos. 230 ml na po siya. Follow nyo lang po yung instruction. Kapag ganito po kaliit yung timba, kagaya po ng ginagamit ko, nilalagyan ko lang po siya ng tatlo. Tapos, tsaka nyo isasalin. Kasi ayaw naman po natin na yung chlorine, eh, mapatay nyo yung mga beneficial bacteria na nandun na mismo sa tubig. Pagpatuloy po natin ito hanggang mapuno po ulit natin yung pool natin. Mapapansin nyo, nagpa-flow na po ulit yung water natin. Recap lang po muna tayo tungkol sa mga na-share ko sa inyo. Kailan po ba talaga dapat mag-water change? Mag-water change po tayo, kung ganito po kalaki yung enclosure ng turtles ninyo, ay mag-water change po tayo ng at least every 2 weeks or bi-weekly, twice a month po yun. Kailan naman po dapat linisin yung filter po natin, yung canister filter? Linisin nyo po siya kapag once napansin nyo na mayroong significant change dun sa water flow. Pag nakita nyo na po na parang nagdi-drip na lang siya, konti na lang yung lumalabas, then that's the time na kailangan nyo maglinis ng filter. At kapag po naglinis ng filter, gagamitin po natin ang tubig na nanggaling mismo sa enclosure o dito sa pool, sa pond, sa paglilinis ng mga media na nasa loob ng filter para hindi po mamatay yung mga denitrifying bacteria po natin. Kailangan din po natin ng basking area for the turtles. Kailangan din po natin na UVA, UVB lang para inimit niya yung sal. Essential po ang mga yan para po hindi po magkasakit ang mga turtles natin, hindi po mabulok yung mga shells nila. And then, kung maglalagay man po kayo ng anything dito sa loob, like box or kung ano pa man saan, I suggest na wag na po. Kasi na-try ko na po yun. Ang nangyari lang po is, kinubukay po ng mga turtles. Sinisira po nila, so nagiging murky yung water. Pag nagkakasakit ang mga turtle, pag nakakita kayo ng mga sapot-sapot sa katawan niya, or nakikita nyo na nagrarat yung shell niya, nakakita kayo ng butas, tapos lumilito yung laman, iahon nyo agad si turtle, i-quarantine nyo, ilagay nyo sa isang container, pwede yung palanggana, ilagay nyo na malinis sa tubig, gamitan nyo ng anti-chlorine para mawala yung chlorine dun sa water, and then patakan nyo ng methylene blue. Tapos, kailan nyo papalitan yung tubig noon, palitan nyo yung tubig every other day. Every other day, at least 50%. Tapos, salinan nyo ng bago, patakan nyo ulit ng methylene blue. Paki-follow na lang po yung instruction, kasi meron naman po instruction yan kapag binili nyo ito. Makakita po nito sa mga pet shop. So yun lang yung may share ko. Sana ay may mga natutunan kayo sa video na to.
para po sa mga nag-aalaga, para po sa mga gustong mag-alaga ng turtles, yung aquatic turtles na kagaya ng red-eared snipers. Sana po ay naging informative po ang vlog na to para po sa inyo. Pag po sana tayo mag-alaga ng pets, i-educate po natin ang ating mga sarili kasi meron naman po mga information na matatagpuan sa YouTube at sa Google. So, kailangan nyo lang po din kailangan nyo pong alamin kung ano po yung klase ng environment na dapat yung i-provide sa inyong aquatic animals, ano po yung diet nila, yun, at ano yung mga problema na pwedeng i-anticipate at ano yung magiging solusyon para lagi po kayo. Again, this is Aris Moreno and this is Heartful TV. Maraming salamat po sa panonood ng vlog ko. Kung bago po kayo sa channel ko, huwag niyo po kakalimutan mag-subscribe at click ang notification bell icon para po nasa ganun ay lagi po kayong ma-update sa bagong video na i-upload ko. God bless po.